Ayan, kinlik mo. So, ibig sabihin yan, eh gusto mong malaman kung paano ako na-monetize dito sa YouTube. So, sana hindi kita ma-disappoint sa aking storya kung paano ako na-monetize. Bago ang lahat, intro muna tayo. Shout out yung mga members ko po. Maraming salamat sa pag-join sa aking membership sa Tatits Country. Isa Borrero. No, napaka-generous na kaibigan. And then, sa aking Tatits Municipality, si Sir Ronnie Abayhon, siya yung una-unang nag-member sa akin. Then, si Sis Girly Ancero, pinakamatulungin kong kaibigan. Then, si Princess Hernandez. And then, si Ems Velarde. Then si Caitlin in Amir. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtiwala sa akin. And of course, not to forget, ayan si Ellen Medjidia. Ayan, ng Ellen, pagaling ka na po. I-shoutout ko rin yung aking mga friends sa bawal ang tamad sa Solid Kachamboy. Ayan, maraming salamat sa inyo. Gusto ko munang i-discuss kung paano yung monetization. Yung monetization, yun yung requirement ni YT kung paano ka magkakaroon ng ads o kung paano ka kikita sa YT. So, ang requirements na yon ay kailangan magkakaroon ka muna ng 4,000 na watch hours, ibig sabihin 4,000 na oras na may nanood sa videos mo or sa channel mo. And then, kailangan mo ng 1,000 na legit subscribers. So, yon. So, paano mo makukuha yon is dapat within 1 year, magkakaroon ka ng 4,000 na watch hours. At yung 1,000 na subscribers mo, ay kahit lang ano yon, kahit ilang taon mo yun makukuha, basta within 1 year, mayroon ka ng 4,000 na watch hours. So, paano ko nagawa yon? Dati, nanonood lang naman ako ng YT. Wala akong ano doon, wala akong interest na magka-money at wala akong idea kung paano yon. So, yung kapatid ko, siya talaga yung nag-aral. Inaral niya yung YT. So, sabi niya, oh, ganyan. Since na nag-video din lang kayo, i-upload nyo na lang siya at least meron pa kayo, makikita pa yung mga videos nyo, di ba? So, paano niya ginawa yun? So, binasa niya yung mga policies ng YT. So, doon niya nalaman na may mga requirements pala. So, sabi ko, ang hirap naman nun for us na wala namang hindi naman tayo sikat, wala naman tayo mga viral na video. So, paano tayo magkakaroon ng 4,000 na WH pa? So, mahirap siya. Pero guys, this is it. Nagawa ko siya within 2 months. Paano ko siya ginawa? So, yon. Swerte ko lang talaga na meron akong stable na network. Kailangan yon. Na hindi na ako kailangan mag-load, ganun. And then, meron akong mga computers na pwede ko siyang i-play hanggang magkakaroon ako ng 4,000 watch hours. So, yon. Nakuha ko siya 1.5 months lang at natapos ko siya yung WH ko. So, paano naman yung subscribers, di ba? Isa sa mga natutunan ko dito sa YouTube is iba ang community ng Facebook, iba ang community ng YT. So, if ever na pareho tayo ng experience, kasi meron akong 3,000 na followers, ano ba yun? 3,000 na friends, yon. May 3,000 something ako na friends sa Facebook. Akala ko, okay lang na pag nag-YT ako, yung mga followers ko dun sa Facebook ay magpa-follow din sa akin sa YT. Pero iba pala. Kasi sa Facebook, yung iba kasi, nahirapan sila mag-subscribe sa YT kasi pag nag-ano ka, mag-enter ka pa ng Gmail. Diba ganon? Mag-enter ka ng Gmail. Pagkatapos, yung iba kasi sa Facebook, cellphone number lang. Sa YT, kailangan mo ng Gmail. Tapos, yung iba, nakalimutan din nila yung ano nila, yung password. So, ayun, nahirapan sila mag-subscribe sa'yo. So, sa Facebook, nag-try din ako sa Facebook mag-request sa mga friends. Pero, hindi siya masyado o hindi niya na-meet yung akala ko na magsasubscribe sa akin. So, yung ginawa ko talaga is kailangan mo magkakaroon ng community sa YT. So, dapat yung mga friends mo sa YT, doon ka talaga mag-build ng tinatawag nating friends.
friendship o community nga. Kasi sila yung nakakaintindi sa'yo kung paano ginagawa yung mga ginagawa natin sa YT. Hindi maiintindihan yun ng mga Facebook community kasi upload lang tayo ng upload sa Facebook. Share, like, comments, diba? Libre lahat yun. So I don't think na merong mentality dun sa mga Facebook people na ay ayaw kong i-click yan kasi kikita siya sa app. Kasi sometimes pumapasok sa'yo yan eh. Noon naman kasi madaming nag-click sa'yo, madaming nag-comment, madaming nagla-like. Pero pag nung na-observe ko siya, nung yung nag-YT na ako, para ang liit, hindi ko maintindihan. Yun nga lang, pero go pa rin ako ng go. So ayun nga, nakikipag-friend, naghahanap ako ng mga totoong kaibigan. So yun, pag merong nag-comment, if friend mo siya, i-ask mo yung FB niya, tapos dun kayo mag-uusap. So ayun, nakabuild ako ng mga ng GC, naghanap ako ng mga kaibigan, tapos yun na nga, yung may ginawa akong ano, di ba hindi naman kasi pwede na pabalik-balik yung mga videos mo eh. Yung ipiniplay ko siya hanggang nakuha ko yung 4,000 watch hours ko is gumawa ako ng music. Yun talaga yung una mong gawin bago ka ma-monetize. Gumawa ka ng videos. Yun. Upload ka ng upload ng videos. Kasi kailangan yun para may manood at ma-ano mo yung WH mo. Maiangat mo yung WH mo. So yun yung ginawa ko. Gumawa ako ng music na mahaba na hindi siya copyright. So kung gusto niyo pong malaman kung paano maghanap ng mga audio o maghanap ng mga music background na hindi siya copyright, ay click niyo lang po yung tutorial ko sa ilalim. Meron akong tutorial sa ilalim kung paano maghanap ng mga music na hindi siya copyright. So nagkaroon ako ng mga friends, tapos pumapasok ako sa mga LS. Bakit? Doon kasi sa mga LS, doon nag-uusap o doon nagdidikitan yung mga nangangailangan ng subscribers. Eh hindi naman tayo sikat, 'di ba? Meron talagang magsasub sa atin, family natin, friends natin na close. Pero hindi ka mag-grow kung dun ka lang. So, kailangan mong pumasok dun sa mga LS na yon. Tapos, maghanap ka ng mga tunay na kaibigan. So, yun yun. Tapos, tamang dikit. Magfa-follow ka talaga sa kanila. No, pag nakita kasi nila na active ka, pag may bago silang mga videos, di ba? Bago sila. Ano, like mo lang. Tapos, comment ka. Tapos, sabihin mo ganun-ganun. Mag-comment ka ng tamang komento dun sa videos nila. Mararamdaman nila na genuine ka. So, kung may mga mai-upload ka rin na videos, ganun din yung gagawin nila. Titingnan nila, manunood sila, tapos magla-like sila. Yung algorithm ng YouTube channel is lalaki siya. So, yun yun. Ayun, nag-apply ako ng monetization 10 PM sa gabi. So, na-reach ko na yung ano. So, di ba kailangan mo ma-reach yung 4,000 na watch hours, tapos 1,000 na subscriber. So, yun nung na-reach ko siya, 10 p.m. ng gabi, in-apply ko agad yung monetization. Ayun, so 10 p.m. sa gabi, in-apply ko siya. 3 p.m. the next day, 10 to 3. Sobra-sobra lang mga 12-15 hours. Yun at nakita ko na na-approve ako. So, di ba, hindi siya nag 24 hours. Ganun na siya kadali. Bakit? Kasi nakita ni YT, yung aking ano, analytics is maganda. In short period of time, na-reach ko yung WH ko, na-reach ko yung subscribers ko. Ibig sabihin nun, channel ko is malaki ang tsansa na magkakaroon talaga ng maraming ads. So yun, excited ako masyado, ganun. So yun na nga, diba, monetized na ako. So pagkatapos nun, akala ko okay na yun. So nagpahinga talaga ako, nagpahinga. As in, nagpahinga ako kasi pagod na pagod ako sa pangingisda. Pangingisda yung term, di ba? Yung mag-kisab to sab ka. So, pagod na pagod ako mangisda. Pagod akong gumising sa gabi. Nakikicheck, chinecheck ko yung mga videos kung nakaka-play pa ba. So, pagod na pagod ako, namahinga ako ng mga dalawang linggo. Pahinga ako ng dalawang linggo. Tapos, yung ginawa ko, tinulungan ko yung mga nangangailangan din ng WH. So, yun, nag-start ako mag-LS. Tapos ko yung mga kaibigan ko rin na nangangailangan ng WH, ayun, pinag-play ko sila. So ang nangyari, bumagsak yung WH ko, bumagsak yung subscribers ko, bumagsak yung views ko. So ang nangyari, yung sa analytics, pumula siya. So ibig sabihin, pag nagpula is warning yon. Parang hindi siya maganda sa mata. Hindi siya maganda sa mata ng mga ad, ng mga sponsors ng ads. So, since August 1 na kasi ako na-monetize ni August 1 at ngayon September 2. So, within that range, bumagsak pula siya.
So, tiningnan ko yung analytics ko saan ako nagkamali. So, dun nga, sa first 2 weeks na yon, masyadong mababa yung WH ko at masyadong mababa yung views ko. So, win-work out ko siya half of the month na. Dun ako nag-start na mag-LS, dun ako mag-start na makikipag-watch to watch. Ayun, dun ako nag-start na mag-tap ng mga friends. Kasi hinayaan ko siya, akala ko okay na yon. So, guys, yun yung lesson na gusto kong i-ano sa inyo, i-share sa inyo. Na hindi nag-i-end yung journey natin na ma-monetize tayo. Kailangan, pag na-monetize ka na, work pa rin. Hindi ka mag-stop. Kaya nga binigyan tayo YT ng requirements na ganoon para makita niya na deserving tayo sa mga perks na ng pagiging monetized channel. So, wag niyo pong hayaan na malaglag yung analytics ninyo. So, ngayon, win-workout ko siya. Nag-ALS ako 7 p.m. 7 p.m. every night, or naglagay ako ng mga notice pag hindi po ako nakapag-LS. So, sana guys, tulungan tayo. Magagawa rin ako ng mga tutorials kung paano yung mga sa analytics, ganun, para makatulong din ako sa inyo. So, sana guys, nakapag-inspire ako sa inyo at na mayroon kayong natutunan sa aking video ngayon. So, thank you very much for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, ayan, subscribe nyo na ako. Tapos, kung gusto nyo po mag-join sa aking channel, activate na rin yung join button ko. So, ayan. Click nyo lang yung join button, tapos makikita nyo yan yung mga perks. Tatlong kategorya yan. Tatits Municipality, Tatits Province, at Tatits Country. Ayan. Babasahin nyo lang dyan kung ano yung mga perks na ibibigay ko sa inyo. So, guys, thank you very much. Again, this is Tatits Avenue, signing off.